natin ko na po sa tatlong ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Rose Quartz. Number 2, Black Obsidian. Number 3, Clear Quartz. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo na ating tarot card. Kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Rose Quartz. Kaya sabi po dito na ating tarot card na maaaring may mga hindi pagkakaunawaan na nagaganap tungkol sa pera. Kaya sabi rin dito na maaaring minsan ka nang naloko at maaaring ito daw po ay mauulit muli. Kaya sabi rin dito na naiinip ka na sa sitwasyon na pinagdadaanan mo sa ngayon at gustong-gusto nyo na ito ay mabago. Dahil maaaring marami kayong pangarap at gustong-gusto nyo na ito ay makamit, kaya lang ay hindi pa ito nakaukol. Kaya sabi rin po dito na maaaring nagkakaroon kayo ng diskusyon or pag-aaway nga po ng inyong karelasyon tungkol sa pera. Kaya sabi rin po dito na bilog ang mundo at malapit ang umikot ang magandang kapalaran para sa inyo. Maaari may mga biglaang kasalang magaganap. Sinasabi rin po dito na iingatan nyo number 1 ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. Ang swerte nyo daw po ay biglaan ng hindi ninyo inaasahan. Maaaring kayo ay mapupuri ng ibang tao dahil sa kapuri-puri mong pag-uugali. Kayo daw po ay huwag makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Maaaring may malapit sa inyo na parang bigla ang pagpasyal sa inyong tahanan. At ito daw po ay parang matagal na hindi nyo na nakikita na parang kaibigan ito o kaya po ay kamag-anakan. Magkakaroon kayo ng bisita. Kaya sabi rin po dito na napakarami magagandang oportunidad ang darating daw po sa inyo pong buhay. Kaya sabi rin dito na may magandang balitang paparating. Kaya sabi rin po dito na maaaring may pagkakataon na tinatamad kang kumilos o magtrabaho, lalo-lalo na ngayong araw na ito. Maaaring kayo daw po ay masipag na tao pero parang kayo ay tatama rin kumilos dahil parang dinidibdib nyo yung mga nagaganap sa inyo sa kasalukuyan. Nasabi rin dito na maaaring mauwi sa depression ang problema mong pinagdadaanan. Maaaring kayo daw po ay maloloko. Minsan na kayong naloko, maging aware kayo dahil maaaring ito ay mauulit muli. Nasabi rin po dito na may darating kayo na pera. Nasabi rin dito na parang may okasyon na paparating at parang 50-50 ko ito ay matutuloy. Parang birthday po ito. Parang magkakaroon ng mga pag-aaway na nagaganap sa pera at parang hindi po ito matutuloy. Pero 50-50 kung matutuloy. Pero sabi po dito kung ano man ang mga pag-aaway na naganap, ito daw po ay maaayos din. Kaya sabi rin po dito na maging aware ka lamang dahil maaaring kayo po ay maluloko at maaaring dibdibin nyo ang mga problemang pinagdadaanan nyo sa ngayon at possible ay mauwi ito sa depression. At kapag nauwi ito sa depression, dyan na papasok ang mapapabayaan ninyo or may kaugnayan ito sa inyong kalusugan at maaaring kayo ay mamblema tungkol sa inyong kalusugan. Maaaring gagastos kayo ng malaking halaga kapag po kayo ay nagkaroon ng karamdaman. Ang sabi po dito na ating tarot card ay dumadaan ka sa mga pagsubok pero malalampasan nyo daw po ito. At magugulat ka na lamang basta't huwag ka daw po makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon, ay may biglaang swerte na darating sa inyo na maaaring ikapagpabago ng takbo ng inyong pamumuhay. Kung may babae ka mang nakaway ay magkakaayos din daw po kayo. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na may kasaganahan kayo na paparating. Sinasabi rin po dito na sa mga may anak na number 2 na nakapili nito ay napakaswerte nyo sa inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na marami kang mga magagandang oportunidad na darating at kayo daw po ay mapagmahal sa inyong pamilya. Mahilig ka rin mag-alaga ng mga halaman at mga hayop. Meron kang pupuntahan at matutuloy naman daw po ito. May mga pag-aaway na naganap sa pera pero ito daw po ay maaayos na. Kaya sabi rin po dito na may matindi kang pinagdadaan ng problema na malapit nang masolusyonan. Pag daw po umenter sa inyo ang swerte, yun ang dire-diretso na maging buhay, pag-ibig at pera. Bagamat sa ngayon ay
may mga pagsubok kayong pinagdadaanan, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Maring meron kang babaeng makakaaway tungkol sa usapin ng pera. Kayo doon po ay magtatagumpay sa buhay. Kaya doon po kayo ay nape-pressure sa mga nagaganap sa ngayon dahil kayo ang breadwinner ng inyong pamilya. Sinasabi rin dito na magtatagumpay ka sa buhay. Sinasabi rin dito na maaaring may manghihingi ng tulong sa inyo pero hindi mo ito mabibigyan ng tulong. Maaaring may darating na balita na ikaiinit ng inyong pong ulo. Sa mga single naman ay maaaring may mga bigla ang pagtatagpo ng hindi ninyo inaasahan. Maaaring ngayong araw na ito ay magiging mainitin ng inyong pong ulo. Pero sabi po dito na ating tarot card, may kasaganahan kang paparating at magtatagumpay ka sa buhay. Kayo daw po ay masipag na tao. At sinasabi rin dito na ikaw daw po ay yun nga po mapagmahal sa pamilya. At sabi po dito ay meron kang napakatinding pinagdadaan na problema na parang napakatagal nyong pinagtiisa ng problemang ito. Na ang problemang ito ay masusolusyonan na. Sa ngayon, nag-iisip ka kung ano daw po ang pagkakakitaan ninyo. Sabi po dito ay parang yung swerte nga po ninyo ay parang may darating sa inyong pera. Tapos yung perang ito ay maaaring makaisip ka ng pamamaraan kung paano ito mapapalago. At kayo daw po ay maaaring magsimula sa maliit na negosyo at maaaring dito kayo magtagumpay. Sinasabi rin po dito na iwasan ang mga pag-aaway-away na nagaganap dahil lumalayo daw po ang swerte. Magtatagumpay daw po kayo sa buhay at kayo naman ay madiskarting tao. Kayo daw po ay breadwinner ng inyong pamilya. Kayo ay kumbagay nasa inyo daw po ang pagpapala. Yan po ang sinasabi na ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring may mga pagkakataon sa ngayon na kayo ay nag-iisip kung sinong taong mahihiraman or mahihinga ng tulong. Kayo daw po'y pinanghihinaan ngayon ng loob pero huwag kayong mag-alala, may darating kayong pera. At kung may babae ka mang nakaaway, ang babaeng ito ang kusang lalapit sa inyo para kayo ay magkaayos. Sinasabi rin po dito na ang pagbabago ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Sinasabi rin po dito na sa mga single ay maaaring may mga bigla ang pagtatagpo ng hindi ninyo inaasahan. Sinasabi rin po dito na ating tarot card na maaaring kayo daw po ay maraming pangarap sa buhay na parang matagal na mga pangarap na ito. Pero kayo mag-alala, makakamtan nyo na daw po ito. Malapit na halos lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad. Kaya lang po may darating sa inyong balita na maaaring malalaman nyo na kayo ay niloloko. Yan, sabi rin po dito na maaaring meron tukso na hirap na iwasan at maaaring magkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong karelasyon. Sa mga single naman, ay maaaring may paparating na mangingibig sa inyo or may nanliligaw sa inyo na nasa middle age at hindi tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Sa ngayon ay maaaring may problema kayong malaki tungkol sa usapin ng pera. Yan, sabi rin po dito na may mga pag-aaway na naganap na maaayos. Napakaraming magagandang oportunidad daw po ang darating sa inyo soon. At yun nga po, may darating sa inyong balita na ikaiinit ng inyong ulo at maaaring may pagtatalong magaganap sa inyo ng inyong karelasyon. Sa ngayon, ang pinaka-worst na problema daw po ninyo ay buhay pag-ibig at ganun din po ang sumasabay din sa pera. Pero ang pinaka-matindi na lagi yung pinag-aawayan ay parang selos. Parang lagi yung nag-aaway dahil meron nga pong tukso na hindi maiwasan at ang inyo daw pong karelasyon ay malapit sa tukso at ang masakla pa ay hindi niya ito maiwasan. Ang pagbabago daw po ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Sinasabi rin po dito na malayo naman sa, kumbaga, bagamat kayo ay lagi nag-aaway, lagi po kayong nagsesulusan at meron tukso na hindi kayang iwasan, ay wala namang maghahamon ng hiwalayan. O kaya kung may maghahamon man, kapag daw sinuyo kayo ng inyong karelasyon, ay nagkakaayos din naman kayo kaagad. Kumbaga, nasusolusyonan din naman kaagad. Kaya lang po, parang paulit-ulit po itong nagaganap. Yan, sabi rin po dito sa mga single ay maaaring mas bagay daw po sa inyo yung mas may edad sa inyo kesa yung nasa middle age at ganun din po yung mas bata sa inyo sa ngayon. Kasi parang may darating sa inyo manliligaw na mas bata sa inyo at saka nasa middle age pero hindi tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Mas okay sa ngayon ay yung mas may edad daw po. Yan, sabi rin po dito na maaaring kailangan nyo daw po ng parang
kailangan nyo na mahihinga ng tulong or kaya yung tipo na maire-release nyo yung nasa kalooban ninyo dahil parang marami na kayong tinitimpi na mga sama ng loob na siya nagiging dahilan kung bakit kayo ay pinanghihina ng loob. Sabi po dito, huwag kayong makakalimot magdasal. Ipagdasal nyo daw po yan. Kayo daw po ay huwag nyo na lang i-share sa iba kasi maaaring kayo ay machichismis. Bagay, sa mahal na Panginoon nyo daw po ito i-share dahil ito ay makakatulong sa inyo at malayo pa kayo sa chismis. Yan po ang sinasabi na ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!